Good morning, guys. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung aking lugar na hindi pa, wala pang ayos, wala pang walis. Oh, ayan, no. Nagkalat-kalat pa yung mga laruan ng aking mga aso. At madami pang, ayan o, kalat-kalat pa dito. Ayan, para makita nyo naman din yung itsura dito sa aking garden na wala pang ayos. Palagi na lang pinapakita ko sa inyo na maayos, pero hindi nyo lang alam na ganito ka ano pag hindi pa ako nakapaglinis. Ayan, tapos mayroon pa ako doong mga sinampay na hindi pa na natupi. Matagal na yan, tinatamad akong magtupi nung ano pa yan, nung Sabado pa yan. So ngayon, ano na, Lunes na. So, tuyo na yan. Tapos meron pa ako ditong nakasampay. Yan. Tapos nilipat ko pala dito, guys, yung ating fern. Kasi dati, doon yan. Yan, doon. Hindi kasi siya masyadong mapapansin doon. Kaya nilipat ko lang siya dyan. Sinabit ko lang. At nagluto ako ng tilapia. Hindi pa kami nag-almusal. Tapos meron din ditong mga tira-tira na mga piniprito ko lang. Yan, yung sarep na kunti pa kunti-kunti. Ayan. Tapos ito, ayan yung higaan ng aking aso. Nilabhan ko kasi kahapon. Tapos ngayon umaambon. Dito ko muna siya nilagay. Ayan. Tapos ipapakita ko sa inyo, guys, yung aking likuran na kalat-kalat. Yan. Kung, kung mayroon tayong mga halaman na organized, mayroon din tayong parte ng ating bahay na sobrang kalat. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Pasensya na sa mga kalat-kalat dito, guys, ha. Umpisa tayo dito. Itong si Monstera Peru. Pinopropagate ko ito, guys, dahil sobrang ano na. Ayan. Tapos, nakita ko, naputol na pala siya dito sa may, ano niya, ayan oh, tingnan nyo guys oh. Hindi ko na, ano, naputol na pala siya. So, hindi ko alam kung mabubuhay ito. Pero, meron naman siyang ugat dito na mahaba na tumusok dito sa lupa. So, siguro mabubuhay pa ito. So, nakapag-propagate na tayo dito. Tapos, itong mga sako-sako dito. Pasensya na, guys. Ito, lagayan ko to ng mga basura pag nag-ano ako ng halaman. Tapos yun, lupa. Ayan, dito ako nag-propagate. Ayan. Yan, dyan ako kumukuha ng lupa. Tapos yan, sobrang kalat, guys. Hindi ko pa naayos yung ating mga pot na wala ng laman. Tinanggal ko na kasi natigok na, wala ng laman. So sayang naman pag itapon, makagamit pa naman. So dyan ko muna siya sila nilagay. Ayan. Tapos dito naman, ayan yung ating mga halaman na kahit ano-ano na lang, yung mga common na halaman. Sabagay yung mga halaman natin dito kadalasan mga common lang naman. Wala tayo masyadong mga halaman na mamahalin dahil wala tayong pambili. So kahit common lang sila, maganda naman sila, guys. Kaya pagtiisa na lang muna natin. Okay. Succulent na to. Nung isang araw ko lang to niripat dahil ayan, parang lapit na namang mamaalam. Ayan. Tapos ito si spider plant. Tapos ito yung na kuha nating mga butil-butil ng ating donkey's tail nung nag-propagate tayo. So ayan. Tapos meron din ako ditong yung nabili natin sa Bansala na hanggang ngayon ganito pa rin, hindi lumalaki. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Tapos yan, yung mga watermelon na natanggal ay inilagay ko lang dyan. At ayan, mayroon ng baby. Yan. Tapos ito, yan, sa harapan ito dati, nilipat ko dito sa likod dahil napansin ko na parang matamlay siya doon. Dito kasi sa likod namin, hindi sila masyadong mainitan. Ang tawag nito, meron maraming ganito sa Bohol, guys. Ayan. Tapos, ito, natandaan nyo tong hosta plant, yung galing Santo Tomas.
namatay na to guys, natanggal na yung isang dahon, di ba? Yung isang dahon na lang yung natira. Itinusok ko lang siya dyan. At tingnan nyo, mayroon ng nabuhay ulit. Ayan, napakasaya ko nito. Tapos ito naman yung ating bigonya na mga malalaki. Yan, nag-propagate tayo. At yan, medyo ano na, maganda na siya tingnan. At ito yung snake plant na yung malalaki ang dahon. Bigay lang to sa akin. Matagal na to. Ito naman sa taas ay itong gonyom na batik-batik. Ano bang tawag nito? Si batik. Nakalimutan ko. Tapos itong si photos. Yan. Photos din. At ito yung cactus. Ano bang tawag nito? Crab cactus pala. Ito na lang yung natira, yung galing sa bansalan ito na sobrang lush na nito. At ayan, yan na lang yung natira. Tapos mayroon pa akong isang ganyan, yung binigay ni Ma'am Letty. Ito yun, ayan. Dito ko muna siya nilagay. Kasi ang ganda nito guys, pag nakikita nyo na namulaklak na, tapos sobrang lush, ang ganda niya tingnan. Yan. Tapos dito naman yung mga halaman na na-propagate ko. So isa-isahin natin to guys. Medyo madami-dami to. Yan. Una ito si bigonya na lush na ito dati guys. Pero nagkalagas din at ito na lang yung natira. Ayan. Kaya nilipat ko siya dito at niripat ko siya. Pinalitan ko siya ng lupa. Yan. Tapos itong si manjola. Yan. Bagong tanim pa lang to guys. Siguro wala pang 1 week to nung tinanim natin. Tapos ito din yung ating hoya na hindi. Ito yung hoya na nilagyan natin ng yung parang circle na bahay-bahay niya. Pero hindi niya nagustuhan. Kaya tinanggal ko na lang siya doon. At nagtanim na lang ako dito. Nagpropagate ako sa kanya. Ayan, madami sila. Dalawa ata. Tatlo. Dalawa lang. Ayan, dalawa lang sila. Ay, tatlo pala. Mayroon pa isa dito na una. Ayan, si Hoya. Ayan, medyo ano na to. Nauna to sa kanila. Ayan. Tapos doon, ito, sobrang lungkot ko nito dahil, yan oh, nalata kasi nalata siya. Nilagay ko siya doon sa harapan, nasubrahan ng dilig, kaya nalata yung ano niya. So, pinutol ko na lang siya at ipinatong ko dyan. Yan, tapos itong fern, nabigay din to ni Ma'am Letty. Yan, isa sa mga subscriber natin na taga Santa Cruz. Maraming salamat po. Mayroon pa isa bigay niya sa akin. Itong si Bublu daw ito. Ayan. Tapos, ito naman yung mga watermelon na tumubo na, lumaki na. Ito yung napropagate din natin galing doon sa mga dahon na natanggal. Ayan. At ito, yung si Enjoy. Ayan. Medyo buhay na to. Matagal-tagal na tong napropagate ko. At itong si Mycans. Ayan. Meron pa dito, isang watermelon. Ayan. Magkasabayan silang dalawa. Ayan. Tapos ito, si ano din to, si Enjoy, yung nakuha natin doon sa loob ng bahay. Tapos, ito pa, si lemon lime philodendron. Yan, yung sobrang haba na nating lemon lime, ginupitan ko at tinanim ko dito. Medyo buhay na siguro ito guys, kasi isang linggo na ito. Mayroon pa pala ditong ano, hoya. At itong si buhay na din ang ating monstera adansoni. Yan. Dalawa ito. Ayan. Galing ito doon sa ating adansoni na galing Kapatagan. Ayan. Pa isa oh. Yan. Buhay na buhay na. Yan. Tapos ito si Brazil. Yan. Si Brazil. Dalawa yung nakuha nating Brazil nung nagpropagate tayo. Ayan yung isa. Yan. Tapos sunod ay itong si Mayoy. Yan, buhay na din si Mayoy. Yan. Tapos, si ano din, si Photos. At ay, meron pa pala ditong crab cactus, guys. Ayan.
akala ko isa na lang yung natirang crab cactus. Tapos yung doon, si spider plant na hindi ko alam, pag ganyang spider plant talaga, hindi magtatagal sa akin, mamamatay. So yan na lang yung natira nating spider plant. Tapos yung itong malaki na to dito guys, ayan, hindi ko alam kung anong tawag nito, nakalimutan ko na din. Ayan, ang laki na niya. Ito yung nabili natin sa ano na 100 pesos lang. So sobrang laki na niya. Meron na tayong nakuha dito, nagpropagate na ako niyan. Ayun, nandoon. Tapos meron pa isa yung dumikit dito sa pader. Ayan, tingnan niyo dito guys. Ayan, oh, dumikit na siya dito. Yan. Ang ganda niya. Tanggalin ko sana siya, kaya lang nasasayang ako. Andito siya, ay iyan yung pat niya oh. Yan yan. Makyat na siya diyan. So maganda naman siya tingnan, kaya pinabayaan ko na lang siya diyan. So, yung Monstera Peru na propagate natin yung galing doon. Yan. Bali, dalawa ito guys. Ay, tatlo pala ito. Isa, dalawa, tatlo. Yan, kahapon ko pa lang yan itinanim. Tapos, meron ditong maikans. Tapos, dito nadurog yung puso ko guys. Yan. Yan, at saka yan. Yan yung ating three kinds na peperomia na galing Kapatagan. Na tatlong klase na siya sa isang pot. Nanamlay kasi siya guys, kaya tiningnan ko tapos inano ko yung lupa niya dito, tapos parang may nabutas. So ayan, binunot ko at may nakita akong dalawang linta guys, kaya pala nanamlay siya. Tapos may mga kagat-kagat dito sa kanyang mga dahon guys. So yun oh, ayan. So, yung linta ang may kasalanan talaga. Nakakainis talaga yung linta na yon. Kaya, niripat ko na lang sila. Yan, tatlo. Pinaghiwalay ko na lang sila. At hindi ko na sila pinag-isa. So, sayang guys. Ang ganda-ganda pa naman ito. Yan, yung bagong bili natin sa Kapatagan ng 200 pesos na super lush na. So, ganyan na siya. So, sana hindi yan matuluyan. Dahil napakasayang talaga. Tapos meron tayo ditong yung matagal na natin itong napropagate, si Antorio Magnificum. Ayan, tatlo lang yung nabuhay. Ayan, yung iba na namatay. Ang bigay ni Mama Elsa sa akin na sensation, ayan, malaki na. Tapos yung dito naman, ayan, halo-halo lang na mga halaman to. Ito yung teardrops ba ang tawag nito? Yung galing sa Dahilayan, yung nabili ko sa Dahilayan. At itong si Frydeck. Ayan, dati mayroon tayong Frydeck na super laki na, pero na maalam na, at ito na lang yung mga anak niya. Ayan, ito si Syngonium, ano din to, batik. At yung nasa itaas ay yung ating mga bagong propagate na mga donkey's tail. At meron din doon si Bigonia na pink. Yan, parang silver pink siya. Tapos ito yung mga bagong, pinalitan ko yung ating mga kumintang dito guys. Yan, mga bago to. Tinanggal ko na yung mga luma dahil hindi na ako nakakita sa kanila ng bulaklak. At pumangit na. Yan, tapos dito mga halo-halo lang na mga common na mga halaman dito. At ito yung ating mga gabi-gabi. Ayan. Nag-ano na naman yung iba. Wala na naman yung ibang pot. Wala ng mga laman. Pero hindi ko yan ginagalaw dahil uusbong din yan. Kagaya nito, oh, yan nawala na. Pero may ano na naman dito, oh, pausbong. Yan. Ito din, bagong usbong din to. So, magbalik din sila, kaya hindi ko na sila ginagalaw. Tapos, dito sa taas, yung ating mga donkey's tail. Ayan, medyo madami na yung donkey's tail natin. At ang hahaba na nila. Ayan, yung iba na putulan ko na, gaya nito. Ayan, ito o. Oh. Ayan, yan yung kinuhanan natin na pinapropagate. Ayan. Sobrang lush na ng ating mga donkey's tail dito.
Ayan, medyo madami-dami na yung donkey's tail natin. Ito yung super donkey's tail. Yan. Ayan, oh. Ayan, yung ating mga donkeys. Ayan. Ito, ang ganda. Ayan. Sobrang haba na nila. Ayan. Tapos dito, ay naku, halo-halo na to guys. Yung mga, yan, ito yung ating pink spot na singgonyum. At ito yung bagong propagate natin na photos. Ayan. Tapos ito yung nakuha natin doon sa Digos na sobrang liit lang nito dati. Ayan, parang ganito lang siya kaliit nung, parang ganyan lang siya kaliit nung binigay sa akin. Tapos ngayon, ayan, malaki na siya. Maganda siya kasi variegated siya. Ayan o. Oh. Ayan, ang ganda. Tapos dito, halo-halo. Hindi pa gusto kong ayusin dito guys. Ayan, kasi ang gulo talaga dito. Sana bago matapos tong taon na to, ay mapalitan natin to ng mga, mabilhan natin ng mga plant stand dito. Dahil nakalapag lang siya dyan sa semento. At gusto kong palagyan din dito ng mga lagayan ng mga halaman. Kasi nakikita ko yung kay Miss Ken Ken Dilara. Ang ganda ng sa kanya guys. Idol ko talaga yung si Miss Ken Ken. Gustong gusto ko yung garden niya. At parang magkapareho kami ng sitwasyon ng garden. So sana mapaayos natin to. At malagyan din natin to ng artificial grass. Ayan. So, ngayon, wala pa tayong budget dyan. Kaya, maghintay-hintay muna tayo. Ayan. Ayan. So, hanggang dito na lang muna tayo, guys. At maraming salamat po sa panunood. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe. Maraming salamat po. Amping kanunay.